kasi karon ano na ahas na ginabunot mo ba? Kasi nga lahat ang ahas ang matiga mo na nasa imo. Good morning guys, linggo ngayon andito kami sa Surala sa kay Mama Nieves. Tingnan nyo yung daan nandito guys, so na ayos na. Inayos ng grader ng munisipyo ng Surala. Yan. Yung doon sa may pababa, sa may sapa, okay na yung kalsada. At saka dun, yung paakyat, hindi na mahirap kasi na ano na, naayos na. Yung dinadaanan ng tubig dati na mahirap daanan ng sasakyan, okay na ngayon, maganda na. Yan guys, so inayos daw ito mga 3 days ago. Please subscribe na kayo to Miniso, mag-subscribe ko please, at mag-comment din, subscribe. Buti na lang at inayos nila, lalo na yung doon na daanan guys papuntang bayan ng Surala. Masyadong mahirap at malaki yung mga butas-butas doon at saka malalim na yung mga butas ng tubig. Saka mahirap daanan doon na yun. Ah, dati. Pero ngayon, okay na guys. So, ayan na yun ang kasada dito pababa. Maganda na. Hindi na mahirap sa sasakyan. Lalo na sa sasakyan namin na mababa. So, hindi na mahirapan. Wala kami na pulot na durian. Pero may mga bunga pa naman. Wala lang sigurong hinog. Tapos yung lansones doon guys sa pinuntahan namin, yung palagi namin pinupuntahan, pwede nang i-harvest. Marami ng hinog pero kailangan ng hagdanan para maabot yung bunga sa taas. Hindi ka pa? Oo. Arap. Dalaan dito hagdanan, pero hagdanan. Oh, taas sabi. Hagdanan sila. Oo. Si Ella mo diyan yan pa sa kaong karon. Sa ate guys, oh. Nag-i-exercise naman. Yan, nandito sa amin guys, buti na lang ano, maraming tanim si Papa ng mga prutas. Tatlo pa lang. Marami siya magdakotara dito at may gano'n ito. Kaiba-aba na yung pan. Yan, idahan niya. Yung mga tanim ni Mamang dito na mga bulaklak guys. So. Ano nga ini lang punaya? Matani ah. Diyo may red niya muna? Ha? May red. Harap po. Dito. Nakasubscribe ka na ba? Thank you! Kanina pala kumuha si Papa ng ano dyan, hinog na babana. May dalawa siya nakuha. Yun kasi ang ano ni Papa dito guys, hobby pagtatanim ng mga ano puno. Lalo na yung mga fruit trees. Agriculturist kasi si Papa, agriculture graduate. Kaya may background talaga sa pagtatanim. Tapos mahilig yan siya mag graft ng mga prutas. So yung mga lansones namin dito, kumukuha lang yan sa ng mga ano guys, ng mga tumutubo na mga lansones, rambutan, pagkatapos maghanap yan siya ng magandang variety.
Tapos kukuha yan siya ng sayon. Tsaka yun ang idudugtong niya sa mga tinatanim niya dito. So yun, kung ano yung mga available na mga prutas dito na tumutubo, yun yung mga tinatanim niya. Kagaya nitong mga nandito pa. Pag pinakita yan siya guys na bakante, itatanim niya yan. Kagaya niya no. Yan, avocado. So, yun lang. Masyado nang puno yung area namin. Ang problema lang dito, hindi na siya naaarawan. Kasi marami na rin malaking mga natanim niya na nauna. Tapos yung mga huli niyang tanim, hindi na maarawan kagaya nitong lansones niya. Yan. So marami pa sa mga seedlings dito guys. So, rambutan, langka, lansones, avocado. Ayun pa, may baba na. So itatanim niyo na naman dyan, yan guys pag may nakita naman sa nabakante na area. Dito punong-puno na. Parang mga bulaklak lang na tinanim. May lansones. Ilang metro? 2 meters lang. Merong baba na. Dito rin baba na. Siguro mga almost 3 meters. May mangustin. Yan. Daming lansones guys. So sana maganda ng variety yung mga lansones na papang dito. Yung mga durian namin na naunang tanim, mga year 2000 pa kasi ito natin nanim. Ayan guys, oh, namatay na. May ano na siguro dito, dalawang puno na ang namatay. Magkasabay kasi itong mangga at durian na tinanim, mga year 2000 ito sila guys. Yung mangga namin kasi dito, sa ano pa ito namin kinuha noon, sa Takurong, Takurong City. Eh, hindi pa yun, year 2000 kasi. Nagtatrabaho pa ako noon sa LBC. Yun, mga 1999 siguro yun. Yung mga tanim ni mama dito. Yung iba kay ate. Mga tanim ni ate. Ari, oh, gani, higidugay na nila. Bakit pa, anong pangalan din siya? Sarap, super. Nakakala ka? Taron. Mangan. Badjang ni. Actually guys, ito siya parang ano lang ito. Ano tawag sa naman?
Yung parang ano lang, wild. Parang damo lang. Tingnan ni mamang sapat. Ganda tingnan. Ito naman yung mga tanim ni ate. Tagal na rito matanim ni ate guys, siguro mga 10 years na ba? 5 years or more siguro. Ito pa, sa kanya din ito. Paggabi guys, dito yung mga manok ni mamang dumadapo. Yan dyan. Dito yung sila umaakyat. So paggabi, maraming manok dito sa taas. At saka dati dito yung parang nursery ni papa ng mga seedlings niya. Kaya ito yung mga natira na hindi nakuha. Ayan, lumaki na. Andyan mga yung sulapina. Ayan. So dati dito yung nursery niya. Yan, may mga bayabas. Hindi na natanggal. Yung avocado, yung kakao. Yan. Hindi na yan natanggal guys. Diyan na rin yan lumaki. Sa dati niyang nursery. Tapos meron naman si Papa dito natin na yung rambutan. Tingnan natin yung puno na guys. Pinutol na pala yung isa. So makikita nyo guys, ayun na. Tapos ito. Yan. Umanyan siya. Yan, hanggang doon. Buti naman malaki siya. Hindi naman siya nabali. Kinaya niya yung katawan niya. Marami itong bunga noon, pero ngayong season, hindi siya gaano ang nagbunga. Ito naman yung mga bayabas. Ang problema na sa mga bayabas guys, pag hindi siya nabalot, inuud, nagugulat. Dami pa namang bunga oh. Hindi na kasi nababago. Ayan. Ayan, daming bunga. Pero minsan kahit nabalot na siya, ganun pa rin, may uud pa rin. Wala nang time na magbalot. Hindi na siya pinapansin. Yan naman yung mga alaga ni mamang na pato. Alaga ni mamang at yung papang. Pwede na yan sa December. Dami oh. Ano na, ma'am? Tubulan. Kasi tubog na sa aga. Ah, pati amo pa to? Hindi. Oo. Oh.
nilagyan ko ng ganito yung sasakyan to, guys, para pag dumaan sa quarantine checkpoint ng Corona Dal mula sa amin sa San Felipe, Tantangan, hindi na mahirap. So pag nakita nila na may ganyan, tapos pakita mo lang yung ID mo, diretso na. Sabi ko kay Missy kanina, masarap sana kung may tuyo nga. Sabi ko sana kahapon, nagbili kami ng tuyo. Buti na lang may tuyo pala si Mama dito. May bulad si Mama Nay. Bulad. Ito yung luto niya. Inaluto niya. Tulog ka pala, guys, sila Cheska at Sophia. Anong oras na? Pa 7. Tulog pa silang dalawa. Yung mga bougainvillea ni Mama. Yun, yung dati niyang mga vine. Ngayon, ang palaya na. Kalahati ang palaya na. Ito, guys. Marami ng bunga. Ewan lang kung may pwede nang i-harvest. Maliit pa. Yan yung white vine niya. Tsaka rin yung rambutan pala, guys. Kunti na yung hinog niya. Tapos ano na. Yung hindi na yung masyadong tawag niya sa aming papungpong yung bunga niya pa isa-isa. So para makuha mo lahat, iputulin na lang yung ano niya, yung sanga, para makuha mo lahat. Hindi kagaya ng dati na ano sila, yung tinatawag namin na pungpong, ngayon pa isa-isa na lang. So, yun na lang muna, guys. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe to our channel. At saka paki-hit na rin ang notification bell. And then paki-like and share ng aming mga video. Salamat po.